Hi guys, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga nakapanood dito sa video ko. So ito ngayon topic ko, hindi ito siya mga theory lang kung ano yung mga nakukuha sa mga kwentuhan. And this story, it's totally is related kung ano yung experience mo. So pag-usapan natin dito, yung pira-pira lang. So, anong ibig sabihin pira-pira lang? So, kumbaga, pira-pira lang, kasi last time na pakinggan ko, nakanta ko rin, yung, alam mo yung kanta ng Shuffle? Mga paborito yun, mga nung bata, nung high school pa ako, hanggang sa college ako, sikat na sikat yung kanta na yun. Kung sinasabi mo, kung wala kang pera, wala kang kaibigan, so it is totoo yun eh. Medyo 60% dun totoo siya. Bakit? Kasi once na wala ka ng pera, wala nang magte-text sa'yo, wala nang mangungumusta, wala nang bumisita sa'yo, wala nang magpapasyal, wala nang pumapasyal sa'yo, at dinididma ka na, hindi ka na pinapansin. Which is nangyayari yun. Kasi bilang abroad ako, bilang OFW, sa tagal ko na nag-abroad, 17 years, at maraming mga tao nagsasabi sa'yo, hindi lang ka mag-anak, kaibigan, lahat na, at lalo na mga kapitbahay, nasa paligid mo, once na dumating ka, sasabihin sa'yo, pwede ba makahingi ng pera dyan, makatikim naman, galing abroad, kahit man lang 100. O yung iba naman, mga katrupa, yung mga binatilyo, mga naka-standby, sasabihin, wala na ba tayong painom dyan, mga ganyan. So, ganun yun. So, ngayon, pag mawala ka na ng pera, wala ka ng budget, wala ka ng panggasto sa kanila at hindi ka na makapagbigay, hindi na yan makaalala. Tandaan mo yan. Bilang OFW, at kahit hindi OFW, local job, kahit nasa Pilipinas ka, tandaan mo, pag wala kang pera, doon mo ma-realize kung sino yung totoong kaibigan. Doon mo matanto ang tunay na kaibigan, ang tunay na mga grupo, kasamahan, mga tropa, kumpare, kumare, mga kamag-anak. Doon mo malalaman yung tunay na halaga. Ano lang purpose pala nila? Ang purpose lang pala ay pera lang. Yung pera mo lang. Hindi yung ikaw mismo. Kapag wala ka na pera, hey, sino ba yan? Huwag na tayo pumunta doon. Wala naman pera yan. Hindi naman tayo papakainin doon. Hindi naman tayo makainom doon. At wala rin maibibigay pag pupuntahan natin. Kahit man lang, abroad pa yan. Kahit mga sabon, chocolate, kung ano pa, hindi tayo mabibigyan. Guys, hindi ito pira-pira. Tandaan nyo. Kapag tunay kang kaibigan, tapos yung puso mo ay talagang sinusunod mo yung utos ng Panginoon, talagang pinapamuhay mo, lahat ng mga nangangailangan, lahat ng mga kakilala mo, lahat na ng, lalo na yung mga talagang mula umpisa nung nag-abroad ka, tapos nung nasa abroad ka na, at hindi ka na naaalala, masakit. Oo, masakit yun eh. Dahil, especially yung mga kamag-anak mo, at lalo na yung meron ka pang mga kaibigan talaga, totally, kumpari mo, kumari mo, yung close friends mo, mga close friends mo. Yung iba naman, mga kakilala mo, classmate mo, schoolmate mo, nangungutang sa'yo. At nangungutang, hindi ka na maalala din, hindi ka na mababayaran. Ngayon, pag may pera sila, wala na, hindi ka na maalala. Kahit man lang mag-chat sa'yo, mag-text sa'yo, mag-message sa'yo, Audrey, may pera na ako. Saan ko papadala yung pera kung inutang sa'yo, hiniram ko sa'yo? Ganun yun. Ngayon, kapag wala pa silang pera, ayos lang. Pero dapat, makapag-remind naman. Audrey, wala. Bye. Audrey, kumusta na? Wala pa akong pambayad sa'yo, ha? Gipit pa ako eh ngayon eh. Okay lang sana eh. Samantala, yung iba,
hindi man lang maalala. At pinakamasakla pa, magtatago na. Hindi na magpapakita sa iyo at hindi na magpaparamdam. Wala akong pinapatamaan. Malinaw. Ang sinasabi ko rito, pira-pira lang. So, ang topic ko sa iyo ngayon, ang topic natin ngayon ay pira-pira. At hindi ito base sa teori kung anong mga kwento dyan, kung sino-sino mga nagkikwento at those who are creating the video na nagkaroon ng kwento tungkol sa pera, yung iba ay kwento lang. At nagkikwento dito sa YouTube channel o sa Facebook o social media tungkol sa pera at hindi naman experience at hindi dumaan sa ganitong sitwasyon. But for me, I already done this everything. At yun ang sinasabi ko sa inyo guys. Dapat niyong alalahanin na may mga taong nanggagamit, may mga taong mga totoo, may mga taong hindi totoo. Dapat tandaan niyo at kilatisin niyo maigi kung sino yung mga tunay na kaibigan, tunay na tao. At merong pupunta sa inyo din, let's say gayon, tatawag sa iyo, oh, Dre, pairam naman, meron kang kuhan dyan. Ano ba yan? 3 years na tayo, 3 years ka na hindi nakapag-chat sa akin, nakapag-message sa akin. Kumusta? Kahit man lang mag-like sa Facebook, sa LinkedIn, kung ano-ano pa, social media. Hindi nga kitang nag-like, nag-share, o nag-comment man lang. Tapos ngayon, bigla kang mangutang sa akin. Wow! Grabe oh! Ang lakas ng loob! Di ba? Merong mga ganun tao, ang lakas ng loob. Samantara, hindi ka maalala, mag-greet man lang, mag-text man lang. Or, mag-like man lang, pinakasimple. Magpo-post ka, let's say, ka-friend mo siya, po-post ka ngayon, like man lang. O ngayon, at least nakita mo siya kasi mag-notify yun, like, kung sino nag-like, kung sino nag-message. Siyempre, makikita mo siya, ah, okay, buhay pa pala itong tao na to. Ah, buhay pala itong kaibigan ko. Ah, buhay pala itong kumpare. Ah, kumare ko, buhay pa. Oh, kasi nandito pa sa friends mo eh. Oh. So ngayon, biglang 3 years, bigla kang maalala. Oh. Bye, Mirey. Angay, nakuan man oh, medyo may problema. Baka pwede tayo makahiram diyan kasi nakita ko yung posting mo, grabe yung posting mo. May negosyo ka na, social media, networking, kung ano pa, mga online business, digital marketing. Baka meron ka diyan. Baybayaran ko. Wow! Grabe. Kaya ako, dami ko nang nangyari sa buhay kong ganito mula noon hanggang ngayon. Mahirap. Huwag kang magpapautang. Huwag kang magpapahiram na walang kasiguraduhan. At ganito na lang, eh, pag-usapan natin yung mga kamag-anak natin. Mayroong pupunta sa iyo at manghiram. Sasabihin sa iyo, Ray, baka may pera ka dyan kasi nasa hospital kasi walang pambayad, pang budget sa walang bayaran sa bahay o meron kaming babayaran ganito, ganyan. Huwag mo na lang pautangin. Suggestion ko, huwag mo na lang pautangin. Instead, mangutang ng 1,000 hanggang 5,000, sabihin mo na lang, ito yung kuhan kong idea. Ganito na lang gagawin mo. Bibigyan na lang kita. Kung may pera ka naman eh. Siyempre, nandun yung puso mo. Mabait ka pa rin. At siyempre, marunong ka pa rin umintindi. Pero wise ka na ngayon. Hindi ka na gaya dati. Kasi dati, na sobrang bait mo, inaabuso ka naman. Binigay mo na yung kanan mong kamay, pati kaliwang kamay kunin pa. So sobrang bait mo, inaabuso ka, kaya hindi rin maganda. So ngayon, pag mayroong mga ganyan, bigyan, huwag mo na pautangin, sabihin mo lang, kasi meron ako dito, 500, ito lang kaya ko ibigay, so sa'yo na yan, huwag mo na utangin, sa'yo na lang yan. Yan, sigurado pa. Sigurado yan, ang inisip mo, nasa utak mo, nakatanim sa utak mo, binigay mo, hindi utang. Kasi once na utang ang pinag-usapan, nakatanim din yan sa utak mo eh. Utang. Dapat bayaran. Kaya pag utang, ay dapat bayaran. Kaya, guys, pag-usapan natin na lahat naman tayo bilang OFW, bilang nasa local job,
all of us experience already this kinds of situation. Kahit hindi ikaw ang nangutang o ikaw naman ang nangutang, lahat po tayo ay experience. Lahat po tayo ay nangungutang. Even millionaires nangutang din. But they know how to use it. At they know where they are going to take a loan or credit. Because they have a title. They have a lot title. So ganun yan. So hindi madali yung puro tayo kwento lang. Kasi ako hindi ako nagkikwento dito na napupulot ko lang sa YouTube, napupulot ko lang sa Facebook, social media para i-share ko rito sa channel ko. This is the reality. And I been there also. At hindi to joke. This is the reality. So hindi ito biro-biro. Talagang sinasabi ko dito para malaman ng lahat at di know what are these people and what they need to do later on. Kaya huwag kayong magpapadala sa puso niyo, guys. Ngayon, pag may pera kayo, huwag yung padadaanin niyo sa puso. Dadaanin mo sa utak at saka na yung puso. Tantsahin mo kung talagang totoo tong tao na to. Totoong kaibigan to o totoong magbabayad tong tao na to. Kasi ako, dami ko ng utang at lagi kong iniisip kung paano ko babayaran. At nangutang ako, let's say, nangutang ako sa bangko, alam niyo yung sa story ko, yung full story ko, nakulong pa nga, di ba? Oo. Tapos dami kong utang. Oh, pero pag may utang ko sa isang tao, talagang iniisip ko yun. At iba yung hiram. At later on, pag makaluwag-luwag na ako, siyempre, pag makumpleto ko na yung buong utang ko sa bangko at makaluwag-luwag na ako, saka ko babayaran yung tao. Oh, so, ganun lang. So, ang pinag-usapan dito is pira-pira lang. So, kung wala kang pera, wala kang kaibigan. So, hindi 100%, but 60% I'm sure there is like this. Pira-pira lang ang buhay. Oh, pag wala kang pera, kaliwali. Eka nga sa Arabic, kaliwali. So, mapipulos, mapipaida. So, oh guys, so sana makapulot ng attention sa inyo na yung mga iba dyan na masyadong at wag na tayong puro utang. Kasi ako, pala utang ako, pero ngayon, dapat baguhin natin. Isipin natin yung kapakanan na magkaroon ka ng saving. Tinuturo ko rin yan kung paano ka mag-savings at paano ka mamuhay ng kalooban na hindi ka na maghanapan ng sobra. So marami na akong sinishare dito sa YouTube ko. This is my personal life story. At lagi kong sinishare yung personal life story ko at I'm not ashamed to share the memories and challenges and what is all the trials and how to become financially success and your mindset setting. So all of this. Kaya guys, sana makapulot ito ng idea. So keep safe and God bless all. Enjoy. Bye bye guys. Pag hindi pa kayo pala nag-like sa YouTube ko, unsubscribe, please like and subscribe na para masundan nyo kung ano yung mga sinasabi ko rito at ano yung mga sinishare ko. This is the reality. Realization sharing to you based on my personal life and personal observation being 17, running 18 years OFW, Overseas Filipino Worker. Bye-bye!